Mukhang nagkakausuhan ang maghamunan ang mga magkapwa Pilipino na mga boksidor. Nandyan si Jack Tepora na naghahamon kay Mark Magsayo. Bakit mo nga ba gustong makalaban si Mark Magsayo? Anong meron? Bakit siya gustong makatapat sa isang naman? Kasi kitang-kita ko sir na kaya siyang ipagtumbahin Kaya siyang inakot So para sa akin easy lang yung kalabanin si Magsayo Puro takbo, walang hangin, tapos bakla, puro lakap. Sina General Casimero at Nonito Donaire. At ngayon naman ay si Jerwin Ancajas ang naghahamon kina General Casimero at Nonito Donaire. Kung akit ka ng 118, gusto mo ba laban si General or even maybe Nonito Donaire? Kung mabigyan naman ng pagkakataon sir, proud din ako na makalaban sila sir. Sa pangalan nila sir, sa pangalan pa lang nila, bihira lang yan sir kung magbibigyan ka ng ganyang pagkakataon. Parehong mga champion ang tatlong ito na si Ancajas, Casimero at Donaire. Si Ancajas ay IBF Super Flyweight Champion. Si Casimero ay WBO Bantamweight Champion. At si Donaire ay WBC Bantamweight Champion. Mas mataas ang division ni Casimero at Donaire ng isang hakbang kaysa kay Jerwin Ancajas. Parehong nga sa bantamweight division si Casimero at Donaire at nasa super flyweight naman si Jerwin Ancajas. Gusto ni Jerwin Ancajas na labanan si General Casimero at Nonito Donaire at handa na siyang umakyat ng division. Si Ancajas na may record na 33 wins, 1 loss, 2 draws at 22 knockout wins ay hinawakan ng super flyweight world title. Mula nung nanalo siya kontra kay Puerto Rican Macjo Arroyo sa pamamagitan ng unanimous decision noong September 2016 sa Taguig City. At matagal na niyang pinupuntirya ang umakyat sa mataas na division. Hindi na bago kay Jerwin Ancajas ang lumaban sa kapwa niya Pilipino sa championship fight dahil dinepensahan niya at pinanatili ang kanyang titulo kontra sa kapwa niya Pinoy na si Jonas Sultan via unanimous decision. Step back, dig down to the body, and so it didn't get around. Kung bibigyan daw ng oportunidad ay gusto niyang labanan ang malalaking pangalan tulad nila Casimero at Donaire, lalo na daw si Donaire. Sabi din ng trainer at manager ng Ancajas na si Joven Jimenez na handa daw sila na harapin sino man kina Donaire at Casimero kahit sa short notice o agad-agad kung mabigyan siya ng tsansa. Ganito kakumpiyansa ang kampo ng Ancajas dahil lagi silang handa, dahil lagi silang nag-ensayo. Kita naman na siyam na na-depensa ang pinagtagumpayan nila sa kanyang IBF Championship title. Sabi pa ni Joven Jimenez na ang mahalaga para sa isang boksingero ay ang oportunidad na lumaban sa isang world championship. Ito raw ang madalang sa buhay ng isang boksingero. Kaya kung may pagkakataon na lumaban sa kanila, kina Casimero at Donaire nga ay napakalaking oportunidad. Maglaban sila. Sir, ang importante naman sa boxing sir mabigyan ka ng opportunity lumaban ng world championship. Bihira mangyari sa buhay ng isang boksingero yon. So kung may pagkakataon na makalaban sila, talagang grab mo yung opportunity kasi bihira yun Pero mukhang lalaban muna sa isang unification title fight si Jerwin Ancajas sa super flyweight bago siya umakyat sa division ni Casimero, Donaire at Naoya Inoue. Posibleng sunod na makalaban ni Jerwin Ancajas si WBO super flyweight champion Kazuto Ioka. Nagpayag na ng kagustuhan si Kazuto Ioka na gusto niyang lumaban kay Ancajas. Ang hapon na si Kazuto Ioka ay kamakailan lang na tinalo ang taga-Mexico na si Francisco Rodriguez Jr. kung saan matagumpay niyang nadepensahan ang kanyang titulo. Posibleng magharap naman sina General Casimero at Nonito Donaire ngayong December 11. Sinabi ng promoter ni Casimero na si Sean Gibbons na ang trinatrabaho nila para kay Casimero ay si Donaire. Nagpadala na ng kontrata si Donaire kay Casimero at hinihintay na lang na pirma nito ni Casimero. Tingin ko na magandang laban ang maibibigay ni Jerwin Ancajas kina Casimero at Donaire kung sakali. Matibay si Ancajas at magaling ang basic niya. Maganda ang opensa at ang depensa niya hindi mo basta mapasok at may lakas din ang suntok. Salamat sa inyong panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!